Sa mga hindi po nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, huwag mawala ng pag-asa. Meron pa hong mahuhugutan ng swerte kahit may ECQ. Gusto mong manalo ng 10,000 pesos, cellphone load o kahit pa lechong baboy? Sali na sa mga nauusong game show ngayon online! Kagaya na lang nito, may studio, dancers, live audience, palakpakan, at syempre, game show host. Ito ang pambansang game show ng mga bagot sa lockdown, ang mahiwagang tunog! Ang mechanics, kailangan lang mag-fill in the blanks. Ang clue, nasa iparirinig na mahiwagang tunog. Ano kaya ginagawa? Ay, grabe! Ang unang makakahula, mananalo ng 300 pesos na cellphone load. Meron po agad tayong winners! Palakpakan! Pakulo ito ni Jello, na announcer talaga sa ospital. Ako yung mahiwagang boses sa speaker. Ding, 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 ding. Paalala po sa lahat ng pasyente. Kasalukuyan na pong hinahanda ang inyong pagkain. Mangyaring maghintay lang sandali. Ito naman po yung ating tagasalansan na mga item. Ipinasilip nga niya sa amin ang kanyang studio. Ito yung aming cellphone. Yan, dyan po kami nagla-live. Pero bago po kami nagsisimula, meron kaming disinfect. May spray-spray pa kami, tapos may pa-alcohol. Binibigyan ko po yun sila ng vitamins. O, ino muna tag-iisa. Aba, meron din siyang ex-bomb dancers. Ex-bomb girls! Pasok! Ano kaya ginagawa? Ay, grabe! Sabi niya, dalawang baklang nagpupukpok habang naghuhugas ang kaldero at naghihiwa ng kamatis. Mali po! Pero teka, sino nga ba talaga ang gumagawa ng mga mahiwagang tunog? May nakita akong dalawang kaibigan ko. Sabi ko, halika nga kayo dito. Bigyan ko kayo merienda, ito lang gagawin na. I-reveal na natin sa kanila. Dalawang bakla na nagsasampalan habang naghahasa ng kutsilyo at nagtatadtad ng karne. Ang nakaunang sagot, Rosemary del Agua Juicy! Ang gusto ko po sana talaga, cash. Eh, kung ipapadala ko naman po, sabi ko, parang ang hirap. Kung ibibigay mo naman dilata, baka after ng lockdown, paglabas nila, may mga kaliskis na yung mga tao. kaya naisip ko load na lang. Palakpakan! Kahit walang pasok nitong may ECQ o Enhanced Community Quarantine, ang mga tiga Madrid sa Surigao del Sur meron pa ring assignment sa kanilang quarantine university. Ang school head na si Sir Maurice, araw-araw nagsasabi ng photoshoot theme para sa mga nais sumali. May summer edition at mangkukulam theme. Ang mapipiling pinakakabog na litrato, mananalo ng merienda! After they will comment their pictures, kukunin ang lahat ng mga judges. Dadalhin sa group chat namin, ma'am, and then we will decide who are the winners there. Nagpa-contest na rin sila para sa mga chikiting. I did not expect na yung mga ma'am, yung mga parents nila, ma'am, yung inflatable pool talaga nilagyan ng tubig, nag-set up ng umbrella beach sa kanilang veranda. What matters most is the happiness the assignment is giving to the family and to the children. Dahil tinangkilik ang dati pa merienda na premyo, aba, naging isang buong lechon. Would you believe isang baboy pinadala sa bahay? Kasi I believe, kapag masaya ang tao, lumalakas yung immune system. Sa bayan naman ng Alimodyan, sa Iloilo, talagang big time ang papremyo. Tumataginting na 10,000 pesos. Ang kailangan lang gawin, umaura habang nagluluto.
Ito ang hashtag Cooking with Style. Nagsimula ang Cooking with Style Alimudyan Challenge natin nung naging viral ang photo ng aming mayor na nagluluto ng pagkain para sa aming mga frontliners. Pero ang kalahati ng mapapanalo ng 10,000 pesos kailangang ibahagi sa frontliners. Nanalo ka na, nakatulong pa. Isa sa mga kumasa ang makeup artist na si Mama Da. Before magka-quarantine, before magka-COVID, actually meron sana po akong 5 wedding kaso nag-cancel dahil bawal mass gathering. Ngayon wala, super nga. Walang racket. Yung costume dapat Maleficent inspired siya dapat. Kaso walang makuhang costume. Kaya yun lang, improvise. Naging whip na lang. Nakuha pa niyang umupo sa kawa. Tara, ipapakita ko sa inyo kung saan kinimashu. At dahil matindi talagang pangangailangan, si Mama Da nag-swimsuit din kasama ang mga baboy. Mahirap kasi nga ang kukulit ng mga baboy. Napaka namin yung dumi ng baboy. Pero sulit naman dahil si Mama Da ang nanalo. Ang 8,000 pesos mula sa napanalunan niyang 10,000 pesos, ibinahagi niya sa frontliners. Sa panahon ng krisis, dapat talaga magsakripisyo ka para sa ikakasayan ng kababayan. Ang labanderang si Josephine, ipampapaayos daw niya sana ng kanyang barong-barong ang 10,000 pesos na premyo. Impere, tako ni Mutsegin nga ma-intra sa talin. Kumadaga ko, ayan ang gudada, nga balay gudada, kidyanan ko yun ang gabok. May atap mo na ko, paydaan lang atap ko rin. Nagaturo ang akin nga atap. Pero hindi siyang pinalad. Mabuti na lang at maraming nakakita sa kanyang litrato at naantig sa kanyang kwento. Kaya pagkatapos ng ECQ, may mga mabubuting loob na mag-i-sponsor daw sa pagpapaayos ng kanyang bahay. God bless you po! May ako gintawanan daw ko, ti porta. May sardinas, may mga kape, may mga ramay. Salamat sa inyo. Mabulig yun akin. Malaking bagay talaga ang ayuda ngayong may krisis. Pero dahil hindi naman lahat mabibigyan, mabuti at may mga pakulo online at mga mabubuting loob. Palakpakan! Ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS15. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.